Welcome po sa My News Update TV. Sana naman po magandang umaga. Meron po tayong topic. Topic po natin ngayon ay makahabol pa kaya si Lenny sa botohan para manalo siya? Okay, bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga bago po nating mga subscriber. Marami pong salamat sa inyong suporta. Naway patuloy niyo pong tangkilikin ang ating pong channel. Okay. Isahan na po natin ating pong topic. Sa lumabas na survey, ng Publicus Asia, lumamang si ang nakuha ni BBM sa presidential vote or preference ay 56% at si Mama Lenlen ay nasa 23%. So, lamang si BBM ng 34%. Ganong kalaki ang lamang ni Apo BBM kay Lenny. So, sa ganitong kalaki, very sa mga may lumabas na ano, di ba? Sa Publicus, dito sa Pulse Asia, tapos yung iba pa sa mga naglalabasan ngayon ng mga survey, consistent po ang ating pong Apo BBM at Mayora sa kanilang pong mga survey. So, consistent. Ibig po sabihin, nakapili na po ang lahat ng tao ng kanilang pipiliin at hindi na po magbabago yan. Kung magbago man yan, taas baba, napakaliit na lang. Diba? Napakaliit na lang. So, tama ba ang kanilang estratehiya na ginawa? Kung bakit sila umangat ng 9%? Di ba nagdiriwang sila sa kanilang 9% na nakuha doon sa Pulse Asia? Pero nang lumabas ang survey ng Publicus, medyo ano na naman sila. Ay nako. Natin. Ano ba ang pinagagawa nila sa kanilang mga ano? Kasi ngayon na papansin ko parang nasa panic mode na sila eh. Panic mode. Una, sa Facebook. Cancel dito, cancel doon. Halos lahat ng supporter na pro-BBM ay pinapatahimik doon sa FB. Yung sa atin nga eh, nag-share lang ako ng repost galing sa BBM Sara, sa Marcos Sara page. Shinare ko lang, kinabukasan na yun. False report daw. False report, hindi daw totoo. Pero mukha na may ML sa Facebook. Okay? Tama ba? Ngayon, sa kanilang kakapanic mode, nag-door-to-door na sila. Kapadala sila ng mga kabataan doon sa mga probinsya, sa mga sulok-sulok, mga kabahayan. Saan naman probinsya, nagpapadala na sila ng mga youth, kasama na yung mga anak ni Mama Lenlen. Hindi lang yun, pati mga artista. Nabalitaan nyo ba yung si Edo tsaka na kanyang jowa, di ba? Ano yun? Di kasi ako fans niya. Di ba? Ayun ni Cherpay Pikache. Chairpay Pikachu, di ba? Ang tinanong nila, BBM din. Okay. Ito pa. Sa kakapanic mode nila, pati ang kanilang financier doon sa Amerika, nagpapanic mode na din. Hindi ko na i-upload ito at ipaparinig ko na lang sa inyo. Gusto ko sabihin sa inyo, huwag kayong magro-rosa, magro-bredo at Sara. Why? Promise. I want you all to promise.
Dali, pause natin. Narinig niyo yun? Delikado daw ang buhay ni Mama Lenlen kay Mayora. Anak daw siya ng ano? Anak daw siya ni Duterte. Ay, hindi lang po yun. Parang ang maraming ano ngayon eh. Ang maraming ngayong banta sa buhay eh. Itong si Apo BBM, di ba? Nakikita naman at ang ginawa sa kanya mga kumpanya nung nakasugod siya sa kamay. Tingin natin, mukhang gusto hiwain ng pulso. Nung binato siya ng tubig. O, nabuhusan siya nung kung saan pa yun. Nung sa isang ano. Eh, di ba? Ganon sila ka-panic mo. Gusto nilang ano, delikado daw ang buhay ni Mama Lenlen kay Mama, kay ano ha, kay Mayora ha. Parang imposible naman ata yun ha. Okay, ituloy natin. Tuloy natin. Na-panic mo sila. Ganon sila ka-panic mo. Natataranta na siya. Pati ako natataranta doon. Neighbor! Hipag! Kasi kahapon, nalaman ko yung sarili kong hipag. Benson, dalawang doktor. Na hanggang doon lang pala. Meron na tayong kaso sa STC. Hanggang doon lang pa yun. I promise. Nasa ano na yun, ha? Ganun na pa sila. Ganun na pala sila ngayong kataranta. So, ingat-ingat po tayo. Saka po, sa labas, no? Nakakatakot din, no? Nag-jogging ka lang, eh. Haharangin ka na. Ganun sila katakot manalo si Apo BBM. Bakit? Oh, gumanda ba ang buhay natin sa panahon ng dilawan? Di ba hindi naman? Oh. Tinanong nung lalaki ko anong nagawa ni Mama Lenlen. Anong sagot ng babae nung sa nagjo-jogging, ang sabi ng babae? Marami siyang pinamigay ng mga ano, yung sa mga bakuna na yun, yung sa testing kits, di ba? Hindi ba't ang mga testing kits ay proyekto yan ni ano, ng ating mahal na presidente? Siya ang umutang niyan sa ano, sa ibang bansa. Makakuha lang, di ba? Alam natin nangyari diyan. Pag-usap sa China, sa Amerika. Di ba? Kaya nakakatakot din. Kaya kung ano, kaya kami makasalubong kayo niyo na mga diehard na mga Mama Lenlen, para iwas gulo, iwasan na lang. Pero kung talaga ayaw kayo tigilan, kami malapit na polis, isumbong nyo na para hindi kayo mapahamak. Iba na yung mga nasa isip nila. Talagang ano, ganun na sila kaano. Natatawa nga ako din, pero hindi po yan ang topic natin, okay? Yun po, natataranta po sila sa sobrang laki na lamang ni BBM. Paano na lang kung umabot ng 70% gaya ng target na gusto ni Attorney Vic Rodriguez? Di, lalo silang iiyak. Ngayon, sa kanilang ginagawa pa, inananawagan sila ng mga unification para talunin si ano, si BBM. Pero ay pumayag din na Soto. 'Di ba? Sabi nito, ito. Sa Manila Bulletin, ano? Sabi doon, Soto rejects calls for unity just to defeat Marcos. 'Di ba? Hindi sa papayag na makipag-unity. Makipag-ano sa kanila para lamang talunin si ano, si BBM. Kasi, ang sabi niya, di ba? Ito sabi niya, it has been on the table for weeks already. Well, it depends. Unity for who? Soto said. O, di ba? Para kanino? Kaya hindi sila hindi sila payag sa unity. Kasi ito pa ang dagdag niya, sila ay tumatakbo kasi meron silang sariling programa. At hindi sila tumatakbo
sa halalan para lamang sa isang tao na ayaw nilang manalo. Yun ang punto niya, no? Ni Senate President Tito Soto, di ba? Tapos, yung kay Pacquiao naman, ito naman si Pacquiao, okay lang sa kanya supportahan niya si Soto kung ang kanyang running mate na si Atienza ay mag-backout. Mag-backout, di ba? Kasi ano na eh, di ba? Ilang ano na lang eh, 30 days na lang, di ba? Mukhang hindi pa rin sumasama sa ano, sa kampanya si Silito Atienza. Kaya tumatakbo na lang siya mag-isa, nangangampanya siya mag-isa, wala siyang running mate nasa ospital. Kaya sabi niya, ito sabi ni ano ni Pacquiao, na kung sakali mag-desisyon siya si Atienza ito na ano na ang nag-iisip na namin na ang naiisip namin ang pwede lang ay si Senator Vicente Soto. If, di ba? Siya lang ang pwede. Yun ang sabi ni Pacquiao. Ayun, pumayag naman si ano dito eh, pumayag naman to si Lacson eh. Ito sagot ni Lacson doon na. Willing naman siyang i-share ang presidential candidate at senador na si Ping Lacson, ang kanya running mate na si Senator President Tito Soto. Sa katunggalin niya na si Manny Pacquiao, di ba? Syempre, sabi niya ito pang dagdag niya. Maganda sana ang ginawa niya kung intention niya mag-withdraw. Common candidate na lang namin si President Senate si Senate President ni Manny Pacquiao. Wala siyang vice president eh. Adapt na lang namin niyang vice president candidate. Diba? I-adapt na lang niyang vice presidential candidate. Diba? Piling siyang i-share. So, mas okay yun, diba? Kaysa manawagan ng ano, withdraw, kampi-kampi tayo. Yan ang nangyari ngayong Rigodon. Saka ilang araw na lang, 30 days, tiyak. May mangyayari pa. Abangan natin yan. Kaya patuloy lang po tayo sa pagkampanya. Meron po at isa po pong mahalaga. Alam po natin na sure win na yan si na Apo BBM at si Mayora. Pero kailangan po nating i-push. I-push ang mga senador. Huwag natin silang kalimutan. Huwag natin silang kalimutan ang mga senador. Kasi ayaw nilang manalo si BBM. Pero kung mananalo si BBM, hindi sila papayag na pati na, ano to, malita. Gito yan. Hindi papayag ang mga dilawan na makakuha si BBM ng majority votes sa Senate at saka sa Kongreso. Kaya wag na wag po natin yung kakalimutan. Huwag po natin iiwan yung ating mga ano, suportahan din natin yung ating mga senador. Ito, sabihin ko po sa inyo ha, para po, kasi delikado po yun eh. Kasi anytime, halimbawa, gaya ng nangyari kay Pangulong Duterte, di ba, halos lahat ng nakaupo sa Senate ngayon eh, mga dilawan. Kaya ang karamihan niyang mga priority bills, halos hindi lumusot eh. Kung may pinalulusot man sila, eh yung pabor sa kanila, hindi pabor sa mga mamamayan. Ay ayaw natin ito ulit mangyari. Kaya pag naupo si Apo BBM, gusto po natin na makakuha siya ng majority. Pumasok yung kanyang mga senador. Kailangan po niya ito. Ito po, basahin ko po ang inyong ano, ang lineup ng lumabas sa ano to. Sa Publicus Asia, sa mga senador, no? Basahin ko po, ah. Sa list, number 1, Escudero, 49.44%. Number 2, Cayetano, 43.8%. Legarda, 43.3%. Gatchalian, 42%. Number 5, Tulfo, 39.1%. Number 6, Villar, 35.9%. Number 7, Hontiveros, 34.4%. Number 8, Saviri, 35.5%. Jokno, number
Jokno 30%, Teodoro 27.1%, number 11 Villanueva 26.7%, number 12 Gordon 26%. Aba, pumasok na ang 12 ng number 12 si Gordon, number 9 si Jokno, saka si Hontiveros number 7. Nasa number 13 po si, ito po yung nasa number 13 ha, si Nagadon. Number 14 si Padilla, number 15 si Ercito, number 16 si Herbert, number 17 si Roque, number 18 si Panelo. Diba? Kunting ano pa natin yan, kunting push pa, makakapasok po yan. Itanggalin natin yung mga ano, yung mga hindi karapat-dapat dyan sa ano. Pero pwede naman po tayo maglagay ng ano, yung magbabalance sa kanila doon sa ano. Kukontra yung opposition, pero wag naman yung talagang ano, talagang pro NPA na pro CPP. Yung talagang magkikinabang pa rin ang ating bayan. Kasi kailangan natin niya, baka mamaya pag upo ni Bibi, may impeach agad. Diba? Yan ang gano, yan ang naisip nilang gawin. Kung sakaling manalo si BBM, hindi nila bibigyan si BBM ng majority vote. Diba? Kaya, huwag po natin kaya kalimutan ang kanyang mga senador, mga mayor niya, yung kanyang mga ano, mga kasama niya sa mga binititit niya sa kongreso, mga congressman. Huwag po natin kakalimutan. Okay? Yan lamang po ating topic ngayon. So, susunod na naman po ulit. At kahit po nagpa-panic mode sila, tayo lamang po ay huwag po magpakumpiyansa, patuloy po tayong mangampanya para sa darating na eleksyon. Patuloy po tayong magbantay. Okay po? Hanggang sa ulitin po, maraming pong salamat sa inyong lahat at bye-bye!